Magandang hapon, ito na ating update sa magigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Base sa ating latest climatological data, para sa buwan ng Marso, wala hanggang sa isa or 0 to 1 na tropical cyclone or bagyo ang maaring mamuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa datos na ito, dalawang senaryo ang ating tinitingnan in the case na may bagyong mamuo sa vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang senaryo ay yung posibleng bagyong mamuo sa buwan ng Marso ay magre-recurve or yung track ng bagyo na ito ay lalayo sa ating kapuluan. At yung pangalawa namang senaryo ay if ever or in the case na may bagyong mamuo ay posible itong lumapit na ating kapuluan or posible rin itong mag-landfall sa regions or sa areas ng Eastern Visayas at Caraga at tatahakin nito ang Visayas area at lalabas ng West Philippine Sea na kung saan ito ay tuluyan ng malulusaw or magdi-dissipate. Sa kasalukuyan, good news, wala pa rin tayong binabantay ang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na pag-iral itong northeast monsoon o hangin amihan sa Luzon. So dito sa mga areas ng Cagayan Valley, sa bahagi ng Aurora, Quezon, pati na rin sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan. Samantalang shear line naman o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang siya magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nabangkit na lugar, patuloy tayong mag-monitor ng mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng issue ng ating PAGASA regional centers at maging handa tayo sa mga banta ng biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay maaliwala sa panahon na ating inaasahan magdamag, may chance pa rin tayo ng mga pag-ambon o light rain sa dala ng amihan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, sa rest of Visayas at Mindanao, ay yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw ay dulot naman ng localized thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon na bukas dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na pag-iral nitong northeast monsoon, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan na silangang bahagi ng Luzon, particular na dito sa buong Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, ay magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. Especially dito sa Bicol Region area, may inasan pa rin tayong epekto ng shoreline bukas. So asan pa rin natin yung mga kaulapan sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, posible na mabawasan ang mga kaulapan na ito. May chance pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na dulot ng localized thunderstorms. Sa rest of Luzon, kabilang Metro Manila, kung may mga pag-ulan man tayo mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Agwat ng temperatura dito sa lawag bukas, posibleng maglaro mula 19 to 31 degrees Celsius. 13 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 19 to 29 degrees Celsius sa Tagigaraw. Agwat ng temperatura sa Legazpi bukas, posibleng maglaro mula 25 to 28 degrees Celsius. 20 to 29 degrees naman dito sa Tagaytay. 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 26 to 32 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, magpapatuloy nga itong maaliwala sa panahon. Generally, fair weather conditions. May chance ng mga light rains o pag-abulada ng amihan. Temperature range natin para sa Metro Manila mula 23 to 30 degrees Celsius. Para naman sa Visayas at Mindanao, ang ating weather conditions bukas. Dahil nga sa patuloy na pag-iral nitong shoreline o yung pagsalubong ng mainit at malamig na hangin, patuloy natin mararanasan itong maulap na kalangitan na may mga scattered rain showers or thunderstorms. So itong mga areas ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, nananatiling mataas yung tsansa ng mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. Pag-monitor pa rin tayo sa mga advisories na nilalabas or nare-release ng ating PAGASA regional centers sa ating official social media accounts ukol sa weather system na ito. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ay magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon simula umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, ay nandyan yung mga tsansa ng localized thunderstorms or isolated rain showers.
Agwat ang temperatura dito sa Iloilo bukas, posible maglaro mula 24 to 29 degrees Celsius. 25 to 30 degrees sa Cebu at 25 to 28 degrees Celsius sa Tacloban. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro bukas, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 25 to 31 degrees naman dito sa Davao at 25 to 32 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan ng ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybay ng Batanes, Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte, Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon, kabilang na dyan ang northern at eastern coasts ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern Samar, eastern Samar, Dinagat Islands, at Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bucas Grande Islands. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin, huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook dito sa Kamaynilaan, mula Biyernes hanggang sa weekend, magpapatuloy itong magandang panahon, maaliwala sa panahon, generally fair weather at may chance pa rin tayo ng mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon na dala ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila sa tatlong araw na ito, posible maglaro mula 22 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio City at sa ilang bahagi pa ng Cordillera, patuloy natin mararanasan itong pangkalahatang maaliwala sa panahon na may mga tsansa ng pag-ambon o light rains sa dala ng amihan. Sa Baguio City, magpapatuloy itong bahagyang bababang temperatura sa madaling araw. So dito na kadalasan itatala ang minimum temperatures dahil nga patuloy ang pagbugso itong northeast monsoon o hanging amihan. Agwat ang temperatura dito sa Baguio City sa tatlong araw na ito, posibleng maglaro mula 14 to 24 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Legazpi City, sa mga susunod na araw or simula ngayon, hanggang bukas patuloy natin mararanasan itong shoreline. Ngunit pagsapit ng Friday hanggang Sunday ay amihan na ang makakaapekto sa Legazpi City at sa malaking bahagi pa ng Bicol Region. So asahan na natin pangkalahatang maaliwal sa panahon. And yung mga pag-ulan na lang natin ay yung mga light rays o pag-ambon na dala ng amihan. Agwat ng temperatura sa Legazpi City sa tatlong araw na ito, posibleng maglaro mula 24 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu, pagdating ng March 3, araw ng Biyernes, asahan pa rin natin yung mga chance ng localized thunderstorm. So generally fair weather throughout the day. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, nandiyan yung mga tsansa ng localized thunderstorms. Ngunit pagsapit ng Saturday hanggang sa Sunday over the weekend, inaasahan natin ang posibleng paglakas or pagbugso ng amihan. So makakaranas tayo ng maaliwalas pa rin na panahon at yung mga pag-ulan na lang na dala ng amihan. Ito yung mga light rains o pag-ambon. Agwat ang temperatura dito sa Metro Cebu, posibleng maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, sa March 3, Biyernes, dahil nga inasan pa rin natin ang epekto nitong shoreline, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog. So, nandiyan pa rin yung mga tsansa or banta ng flash floods at landslides. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga advisories or updates na nare-release ng PAGASA ukol sa nasabing weather system. Pagsapit naman ng Saturday hanggang sa Sunday over the weekend ay improving weather conditions sa tayo. May chance pa rin pero tayo ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Metro Davao, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:04 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:13 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisories na ini-issue ng ating PAGASA Regional Centers, ay i-follow kami sa aming Facebook at Twitter accounts at DOST_PAGASA. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa bakong.pagasa.dost.gov.ph. At yan naman po ang latest para dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.